Guys, good morning. Ayan, so nasa labas na tayo, guys. Ayan, hindi ko na tuloy na drop yung aking basura. Nabitbit ko na dahil nag-ano ako ng vlog ko. So, hawak ko yung basura. Kaloka. And so, good morning, guys. Welcome to Pinay. It's easy here. So, nag-welcome talaga ako while nagtatapo ng basura. Anyway, second day punta natin today ng ating second day of Ramadan. So, second day ko rin ng aming fasting. So, hindi ulit ako nag-vlog kanina madaling araw dahil alam mo yung 4 a.m. kang gigising para mag-prepare ng food. Hindi naman talaga maraming food kasi boiled egg lang naman tsaka cucumber. Pero alam mo yung kakain ka lang muna. Tapos iinom ka ng maraming tubig para hindi ka madehydrate sa buong araw. So, good luck. So, ikukwento ko sa inyo, guys, pagdating ko. Papunta na pala ako ngayon sa work. So, nilalakad ko lang. So, malapit kami sa may mall. Yan ang Usdilek. So, di ko alam. Maganda yung weather today, guys. At mainit. So, sana tuloy-tuloy na ito. Ganito ang weather. Gusto ko ganito lang. Di masyadong mainit, di masyadong malamig. Perfect lang. Ayan, so, hiningal lang ako kasi alam mo na, medyo nananaba rin konti. So, ikikwento ko sa inyo kung ano nangyari sa first na after namin. Yung ibibreak mo yung fasting. So, nakakatawa yung ano namin, pangyayari namin kagabi. So, anong kinain namin? Pero hindi ko siya nabidyan. So, kikwento ko na lang. So, baka later on, magbibideo na ako sa dinner namin. Kasi, madali lang gawin yung pagkain namin mamaya. So, wala kami masyadong achiburiche. And so, see you mamaya, guys! So, hi guys again. So, dito na po ako sa bahay. Ay, sleche. Bahay pala. Hindi pala bahay. Dito sa salon. Dito na ako sa work. Kaloka, ang dami kong ano nasabi. And so, kukwentuhin niyo ko po yung kwento ko sa ano, yung nasa daan pa tayo. So, yung kagabi pala, guys, yung nag-after na kami, kasi dalawa lang kaming, tatlo kami naka-fasting, asawa ko, yung kaibigan ko, tapos si ako. Aba, yan ang gulo ng kwento ko. So, ito nangyari, guys. No, nagluto na kami ng pagkain. Siyempre, walang titikim ng pagkain kasi bawal. Kasi nga, di nga kami pwedeng uminom ng tubig. Di kami pwedeng tumikim ng pagkain. So, ang nangyari, gumawa kami ng soup. Yung lentil soup. So, pag nung kumain na kami, ang nangyari, ang alat-alat ng pagkain namin, guys. So, sabi naman ng asawa ko, hindi daw maalat, tama lang daw, sabi niya. Tapos, yung tinikman talaga namin, nagtingin na talaga kami, sabi naman, hindi talaga maalat talaga, sabi namin. Tapos sabi niya, di, normal lang yan kasi Ramadan. So, walang tumitikim ng pagkain. So, hindi natatansya yung pagkain kung maalat o hindi. So, yun. Kumain kami ng maalat na sabaw. So, hindi namin naubos. Nung sinabi ko kay Bentong, Bentong, you want more? Sabi niya. Hindi, busog na ako. Sabi niya, yun pala, napipilitan lang din siyang kainin para hindi kami ma-offend sa mga niluto namin. So, yung pangalawang dish naman namin, ayun. Sobrang asim kasi nadamihan siya ng vinegar, may lemon pa yung salad namin. So hindi ulit namin naubos yung salad. Sabi ko pa naman, mauubos natin yan kasi salad yan, kailangan natin ng fiber tsaka maraming gulay para kinabukasan di tayo ma-dehydrate. So yun, guys, palpak na naman kami. Hindi lang talaga, yung dalawang dish namin ang palpak namin, yung salad namin at ang soup. So lucky, yung bulgur rice namin tsaka yung chicken namin na grilled kasi marinated na siya nung binili namin. Ayun, yun lang ang perfect na nagawa namin. Tapos, yung timplang, yung talong na may yogurt, na may garlic. Ayan, so grilled namin yung talong at saka nilagyan ng garlic yogurt. So, yun. Yun ang masarap, pati yung bulgur at yung manok. So, as in, mamayang gabi, good luck na naman sa amin kung ano naman ang lasa ng pagkain namin. So, pero sisiguradin namin na perfect na siya sana. Masarap na siya para makakain kami ng mas. Pero so far, masarap pa naman yung soup. Pero naalatan lang siya talaga. As in, parang dagat na yung kinain namin. Pero hindi namin inubos siya kasi natakot namin. Hindi kasi siya healthy. Kung kainin mo, ubusin mo yung soup. Baka magkasakit pa tayo sa UTI or magka-kidney pa tayo.
So yun, mamaya guys, iano ko siya, magtatry ako mag-vlog sa iftar namin para makita niyo kung anong pagkain namin later, para may share ko din kung everyday na kinakain namin sa iftar namin. So sa Sohor kasi mahirap, kasi ang tawag nito 4 AM, ang hirap gumising ng 4 AM, tapos magba-vlog. So parang wala ka ng oras, tapos kailangan mo kasing kumain ng kumain, tapos after mo kumain maglinis ang katawan, mag-toothbrush, mga ganyan. So, see you mamaya gabi sa bahay ng friend ko, kasi doon kami nag-iftar. So, yun guys. Hindi na naman ako nakapag-vlog sa mga kinain namin. Dahil sa sobrang gutom and excited, wala na, natapos na. So, ipapakita ko lang yung itsura ng mesa namin. Kasi sa sobrang gutom na yun. So, yan. Dahil iniwan na kami. Eh yung talong na may garlic yogurt. Ayan na yung natira. Bulgur rice na may manok. Salad. Ayan. Okay, so, actually guys, meron pa kami niluluto. Nandito pa. Pinaka ano namin siya. Yan ang main dish namin. Kaso, hilaw pa. So, yun. So, may mushroom soup kaming ginawa. Ayan. Konting-konti nila natira. Tapos yung pita bread. Ayan. So, nag-dates na rin kami. So, yun. So, guys, third day na aming Ramadan. So, successful at naka-survive ulit. Katatapos lang namin kumain. At hindi ulit nakapag-vlog dahil busog na naman at nagmamadali. Pero magdi-dessert na lang kami. Kasama ko si Secret. Sound effect na lang yun sa kanya. Si sound effect na lang siya. So, kakain kami ng Sotlaj. Tapos siya ay nag-Turkish coffee. Ayan. So, ito yung yung sabaw, yung soup na ginawa namin. Broccoli, basta. Yun na yun. Basta masarap yun. Basta survive ako sa third day ng Ramadan. Ayan. So, see you mamaya. Kain mo lang. So guys, today is the fourth na ng what do you call that, Ramadan. So ayan, nakamask na ako guys kasi may client ako sa facial, and then tsaka yung lips ko napaka-crack na siya. So 4 days pa lang siya, ganito na itsura. Hindi pala siya so pag nagtatagal ka pala sa nagpa-fasting, nakakablang ko din pala. Ewan ko lang kung ako lang ba ng ganito, kasi syempre wala kang kain, and then and minsan parang di mo alam anong gagawin mo, minsan nakakalimot ka pala. So isa rin pala yun yung focus mo. So kanina sabi ko, sino pa naglagay dito ng pera? Sabi ko, na-realize ko ako pala. So, yun. Pero, so far, so good. Nakaka-survive pa rin. So, mamaya. So, see you. At saka, pang-apat na na araw. So, sana, matuloy-tuloy ko pa to. Ayan. So, see you. May, na lang guys. Hindi rin na siguro ako makapag-vlog sa after namin. Ayan. So, tapusin ko na aking vlog. So, this video is from, 2, 3, 4 ata, or 3 or 4. Hindi ko na siya so nadugtong-dugtong ko na to. So, thank you guys for sabay-bay sa akin. And then, yeah, don't forget to subscribe if you're new to my channel. Keep safe everyone. God bless.